Kamusta mga brad? Alamin natin kung paano nga ba nagsimula ang nuclear weapons program ng North Korea na ginagawang parang laruan lang ni Kim Jong-un. Anong nag-udyok at pumasok sa isip ni Kim Il-sung na founder ng North Korea para simulan ang Nuclear Research Institute? Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga kwento at trivia na gaya nito. Let's go! Taong 2017, tumaas ang tensyon sa buong Korean Peninsula dahil sa patuloy na pagpapalipad ng missiles at nuclear test ng Pyongyang, North Korea. Sa kabila ng pagkukundina ng international community sa mga activities nito, ang ultimate goal ng Pyongyang ay nananatili pa rin. Alam nyo kung ano yung goal na yun, kung bakit panaypalipad sila ng missile? Ito ay para ma-recognize sila ng international community na sila ay legitimate state na may kakayahang protektahan ang kanilang bansa at may kakayahang atakihin ang kanilang mga kaaway. Ibig sabihin, kahit maliit lang na bansa sila, wala silang kinatatakutan at hindi sila pwede basta-bastang bulihin ng ibang bansa. Ano nga ba ang nagpapanatili sa ambisyong ito ng North Korea? Alam nyo ba na nasa final stage na ang North Korea sa kanilang nuclear weapons program? Ang nuclear weapons program ng North Korea ay nagsimula ang pagdevelop noon pang late 1950s. Naging hot issue lang ito sa international politics noong 1990s. Noong dinevelop ito noong 1950s, may mga pangyayari sa kasaysayan na nag-impluwensya kay Kim Il-sung para i-develop ang isang nuclear weapons program. Ang pangyayaring ito ay noong Korean War, nadigmaan sa pagitan ng North at South matapos ma-develop ng Soviet Union ang kanilang nuclear. August 1949, isinagawa ang kauna-unahang nuclear test ng Soviet Union at noong June 1950, naganap na ang Korean War. Ibig sabihin, matapos ang matagumpay na nuclear test ng Soviet Union, 10 months after, naganap ang digmaan sa Korea. That time, si Kim Il-sung at ang mga komunista ay hindi pa naiintindihan ang impact kung magkaroon man ng nuclear war. Nga pala, si Kim Il-sung ay founder ng North Korea at lolo ng supreme leader ngayon na si Kim Jong-un na sobrang cute. Noong naganap na ang Korean War, syempre kasama rito ang United States. E biglang pumasok ang China para tulungan ng North Korea. Nagbanta ngayon ang US President noon na si Dwight Eisenhower na titirahin niya ng nuclear weapon ang North Korea. Alam nyo ba na dahil sa seryosong banta nito ng American President, nagdala ito ng matinding pagyanig sa North Korean leader noon na si Kim Il-sung. Bakit? Nang kumalat kasi ang balitang pagbabanta ng US President sa North Korea, milyon na mamamayan ng North Korea ang nagsipagpuntahan sa South Korea dahil sa takot. So dahil sa pangyayaring ito, napagtanto ni Kim Il-sung na ang nuclear weapon ay malaki ang pwedeng maging psychological role nito para gamitin sa kalaban, hindi lang sa kalaban, maging sa mamamayan nito. Yan ang first lesson na natutunan ng North Korean leadership. Matapos ang Korean War, ang North at South Korea ay nagkaroon na ng hindi maayos na pagkakaintindihan dahil sa resulta ng pagkawasak na dulot ng Korean War. Dito nagsimula ang North Korea ng initial stage ng nuclear development. Natapos ang Korean War noong 1953, dalawang taon lang ang lumipas. Matapos ang Korean War, taong 1955 lang, itinatag ang kauna-unang Nuclear Research Institute ng North Korea. Nagpadala si Kim Il-sung ng mga batang matatalino sa Russia Research Institute para mag-aral. So ngayon, may idea na kayo kung paano nag-umpisa itong nuclear ng North Korea na ngayon ay ginagawang laruan ni Kim Jong-un. Ito pa, meron pang naganap na insidente international na nagbigay distraction kay Kim Il-sung at sa mga North Korean officials nito. Ito ay noong nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng China at Soviet Union na tinawag na Sino-Soviet Border Conflict. Nagbanta ang Soviet Union na wawasakin ito ang dalawang malaking syudad ng China dahil sa ginawang pag-atake ng Chinese troops sa kasundaluan ng Soviet Union. E ang sagot ng China, sige, subukan nyo nang matikman nyo ang bangis ng nuclear weapons at missiles namin. So ang Soviet
ay hindi na tinuloy ang pag-atake. At that time, nakadepende lang ang North Korea sa tulong ng Soviet Union at China. Nagkaroon nga ng conflict ang dalawa. Kaya nakita na naman ni Kim Il-sung na malaki talaga ang dating kapag meron kang nuklear. Kita nyo naman na hindi na umatake ang Soviet dahil sa bantang babawian sila ng China ng nuclear weapons pag tinuloy nila ang pag-atake. Dito tumindi ang pagnanais ni Kim Il-sung na one day magkakaroon din ang bansa ng sariling nuclear weapons. So ito ang historical background kung paano ang North Korea ay nauwi sa konklusyon na malaki ang importansya ng pagkakaroon ng nuclear weapons para mapanatiling matatag ang North Korean society at maaaring gamitin bilang psychological warfare tactics laban sa ibang bansa at maging sa kanilang sariling mamamayan. Pero ang tanong, paano tinanggap ng mga ordinaryong mamamayan ng North Korea ang pagkakaroon ng nuclear weapons program sa kanilang bansa? Ang sagot, dahil sa mahabang panahon ang North Korean regime ay brainwash ang mga tao sa bansa na kung saan ang pagkakaroon ng nuclear weapons program ay makapagpo-provide sa kanila ng long-term safety at magbibigay guarantee na mapapanatili sa pagiging independent state ang North Korea. Hindi lang yun, itinanim nila sa tao na ang pagkakaroon ng nuclear weapons ay magiging daan at mapapadali sa kanila na makamit ang kanilang goal na unification o yung pagiging isang muli ng Korean Peninsula. Ito ang propaganda education sa North Korea na nag-work ng ilang dekada. Kaya ang mga tao sa North Korea ay suportado ang pag-develop ng nuclear program ng walang pag-aalinlangan o pagdududa. Ito pa tanong, paano naman na-afford ng North Korea ang pag-develop ng nuclear weapons? Saan sila kumukuha ng budget para dito? Maraming paraan. Sa mga di nakakaalam, ang North Korea ay mayaman sa mga natural resources. Ang main export item ng North Korea ay mula sa natural minerals tulad ng coal at iron at sa pakikipag-trade nito sa kaalyadong bansa which is China syempre. At ang kinikita nila dito yun yung pinag-uuna naman ng budget para sa development ng nuclear weapons. Ibig sabihin kung sa China naikipagkalakal ang North Korea at yung kinikita rito ay primary source ng pag-develop ng nuclear weapons, malaki ang role ng China dahil sila lamang ang may kakayahan na ipatigil ang nuclear weapons ng North Korea. Paano? Siyempre kung ititigil ng China ang pakikipagkalakal nito sa North Korea at isasara ang border nito, sigurado 2 to 3 years na walang tulong ng China, 100% magko-collapse ang sistema ng North Korea. Ngayon, gaano nga ba ka-advance ang technology ng nuclear ng North Korea? Isa ito sa usap-usapan saan mang panig ng mundo kung talaga bang highly developed ang nuclear ng North Korea o etos lang nila na parte ng kanilang psychological tactics para lang bakatakutan sila. Pero ang katotohanan, ang nuclear weapons ng North Korea ay highly advanced ang technology. Kung matatandaan, noong early 90s tulad ng nabanggit ko kanina, hundreds of students ang pinadala ni Kim Il-sung para magsagawa ng nuclear research. Kahit noong time na nag-collapse na ang Soviet Union, ang North Korea ay kumuha ng mga eksperto sa paggawa ng nuclear weapons na nagmula pa sa Russia. Sa Pyongyang, matatagpuan dito ang Koryo Hotel. Sa likod nun, mayroong building na kung saan dito nakatira ang mga Russian scientists kasama ang kani-kanilang pamilya. Ito pa, noong late 1990s hanggang taong 2000, mayroong secret cooperation sa nuclear development sa pagitan ng North Korea at Pakistan. Isa ito sa katotohanan na ang North Korea ay never huminto sa pag-develop ng kanilang nuclear programs. Ilang dekada nang nakararaan mula pa nang ito'y simulan. Kaya masasabi talaga natin na ang nuclear ng North Korea ay nasa very high level at hindi basta-basta. Ang nuclear development program ng North Korea noong panahon sa pamumuno ni Kim Il-sung at Kim Jong-il ay napaka-secretive. Pero nung natuklasan ito ng international community at nabuksan ang usapin tungkol sa denuclearization, ang sagot naman nila sa argument ay ito. Ang final goal lang naman ng nuclear nila ay hindi para gamitin nuclear weapons, pero para gamitin lang nila bilang card para sa negotiation sa Amerika. Yun ang sabi nila nung time na yun.
Pero nung dumating sa kapangyarihan itong si Kim Jong-un at pumalit bilang supreme leader ng North Korea, napakalaki talaga ng pinagbago. Hindi lang sa kanyang pangangatawan, kundi dahil gusto niyang mag-create ng strongman's image para ma-reach ang kanyang mamamayan. Siyempre, para makapag-create siya ng strongman's image, gusto niya magkaroon ng confrontation sa Amerika at South Korea. Kumbaga, gusto kasi niya yung image niya ay yung tinitingnan siya ng buong mundo bilang matinding rival ng American president. Gusto niya ilagay ang pangalan niya na kasing level siya ng American president na kilala bilang superpower. Kaya ganun siya ka-obsessed sa nuclear weapons. Isa pa sa dahilan, ginagamit niya rin itong nuclear para walang sino man sa kanyang mamamayan ang maaring gumawa ng pag-aaklas laban sa kanya na posibleng mangyari dahil nga sa hirap ng pamumuhay sa lugar na ito. Katulad ng nangyari na pag-aaklas ng mga tao sa isang Arab nation dahil sa pamamalakad ng isang diktador. Kaya kung sakaling meron mang banta sa kanyang posisyon at buhay, sobrang handa na ang North Korean leader dito. Alam nyo ba kung anong kinalaman ng nuclear dito? Kapag naganap kasi ang isang malawakang pag-aaklas at ginamitan ng diktador ng dahas ang mga tao para mapatahimik, dito na nanghihimasok ang world community. Pero dahil si Kim Jong-un ay may nuclear na pinanghahawakan, hindi kaya manghimasok ang sino man kahit mag-aklas pa ang kanyang mga tao. Kaya ganun ka-obsessed si Kim Jong-un sa nuclear weapons. At kung mapapansin, pinapakita pa niya sa buong mundo ang ginagawa nilang nuclear at missile testing. Ito ay pagpapakita na hindi maaaring ismulin basta-basta nalang bulihin ang bansang North Korea. Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? I-click lang ang like button at i-share ang video na to. Mag-iwan lang ng komento para sa inyong mga saloobin. Maraming salamat. Hanggang sa muli.